Okay, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, Ka-Coffee. Magkakaroon po ng kaunting delay. Ayan, Ka-Coffee. Yan po yung naging announcement ni Pangulong Bongbong Marcos nung in-interview po siya ng media. Ngayong araw po mismo, yung araw po ng Sabado. Magkakaroon po ng bahagyang delay sa pag-aanunsyo kung sino yung magiging bagong kalihim o sekretary po ng Department of Education. Kung babalikan natin, Thursday or Friday, nag-announce po si Pangulong Bongbong Marcos na before this month ends, i-anunsyo niya kung sino yung papalit na DepEd Secretary. Pero mahirap pala talaga, Ka-Coffee, yung nagiging proseso na kanilang pinagdadaanan ngayon. Dahilan po para magkaroon ng bahagyang delay dahil may mga referrals na kinakailangan suriin ng maigi yung kanilang mga curriculum vitae, yung kanilang mga CVs, para mapili talaga yung nararapat dyan sa posisyon na yan dahil isa yan sa may pinakamahirap na trabaho. Kasi kung papansinin natin, sa mga nakalipas na taon, napabayaan niya ang Department of Education. So kinakailangan balansehin din yan kasi may iba't ibang grupo, iba-iba yung kanilang panawagan. Dapat educator, dapat nanggaling sa DepEd mismo, rank and file or career dyan. Dapat magaling naman sa paggawa ng polisiya, pag-handle ng budget, ng finances, etc. So marami po mga lumulutang na pangalan, maraming mga recommendations. Kahapon, pinag-usapan natin ito na may nagsabi nga na mukhang si Sunny Angara na ang napili. Actually, we are expecting that it will be announced by the President today na it was Sunny Angara who was chosen as the DepEd Secretary. Pero nagkaroon, Ka-Coffee, ng mabahagyang delay. Pero hindi naman sinasabi, hindi naman nira-rule out na hindi na si Sunny Angara. In fact, isa siya doon sa options. May mga grupo na nagre-rekomenda na si Sunny Angara. May mga mababatas, even the Senate President himself, si Senator Francis Escudero, yung sinusulong itong si Sunny Angara maging DepEd Secretary. Pero siyempre, we have to respect the President. Now, let's wait for the announcement coming from the OP or coming from the PCO. So, basahin natin itong actually breaking news ito, Ka-Coffee. Kani-kanina lang ito. Nasa balita po ng Manila Bulletin, napanood din natin yung mismong interview ni PBBM dito. Marcos yet to find a new DepEd Secretary. Okay lang yan, kesa magkamali tayo ng pagpili. Nagkamali na tayo dyan sa previous years. So, madelay man dyan ng isang linggo, okay lang yan. Anyway, hanggang July 19 pa rin naman si Sara Duterte dyan sa DepEd, no? So magkakaroon pa po kahit pa paano ng transition, no? At least 2 weeks pa, magkakaroon ng transition period pa. Despite recognizing the urgency to fill the vacant position, President Marcos admitted that he was having difficulty finding a new Department of Education secretary, saying the new agency head should be a good educator and administrator. Mayroon kasi pagsabayin yan, eh, no? Kailangan yung napili mo, good educator. Dapat at the same time, marunong siya mag-manage. Marunong siya mag-administer ng, kasi isang pinakamalaking bureaucracy nga yan, eh. Sinasabi ni PBBM. And the biggest budget goes to the Department of Education. The biggest chunk of our national budget goes to DepEd. Kaya nga may mga confidential dyan. Anyway, sige. Pass na yan. Bubo na tayo dyan sa confidential funds na yan. Marcos said this after he said that he would announce the new DepEd Secretary replacing Vice President Sara Duterte by the end of this week. So hindi pa namang tapos hanggang mamayang gabi. Mamaya, hindi ba? I-announce mamayang gabi. O di kaya bukas, i-announce nila yan. So may mga oras pa naman. In an interview dyan po sa Makati ngayong araw po ng Sabado ng umaga, June 29, the President asked for more time as finding the new DepEd Secretary was harder than he thought. Okay nga, umamin. Kesa yung iba, hindi umaamin. At least ito, si PBB, at saka hindi man ito malaki, hindi man ito big deal. Umaamin lang siya na medyo mahirap. Nahihirapan siyang pumili ng susunod na DepEd Secretary. Kasi you have to go through the credentials of these possible secretaries, di ba? Kasi mahirap na yung function. Pero, anyway. Sige, nung nakalipas kasi mga taon, parang hindi nagkaroon ng ano. Siguro, na-request. No? Out of courtesy. Sige. We understand. It turns out it's harder than I thought because we absolutely have to get it right. So I'm giving myself more time, he said. We are looking for at everyone. We don't have a short list, he added. Marcos refused to identify the people he is considering for the post, but said he has noted all the qualities raised by different sectors for the next education secretary. There are many calls for the new secretary to be an educator. Ako, yun din ang gusto ko, Ka-Coffee, educator himself. Doon tayo nagkamali kay VP Inday Sara Duterte to get it frank, no? Nagkamali talaga tayo, no? Dahil hindi naman siya educator, eh.
Yan. There are many calls for the new secretary to be an administrator. Tama rin naman kasi napakalaking resources. Napakaraming tao you have to manage under the PET. There are new calls for a historical professor. Kasi maintindihan niya yung kasaysayan natin, lalo na dyan sa DepEd, no? They are all valid concerns. That's what education is all about, sabi ng Presidente. According to the President, the next DepEd Secretary must have an understanding of what it is important in terms of being an educator while being able to galvanize the DepEd and make the educational standard better. Sinabi din ng ating Presidente dyan na isa din sa tinitingnan niya dyan yung mga test scores natin, di ba? Kasi recently, di ba, ang baba eh, bagsak yung ating scores na nakukuha sa mga international standards. So, isa yan, major factor yan na kailangan i-consider ng bagong leadership dyan sa Department of Education. Let's say, mababa tayo when it comes to critical thinking, di ba? When it comes to mathematics, siguro we have to adjust our curriculum para mapataas yung performance sa mga mag-aaral when it comes to critical thinking and kung ano man pong specific subject na kinakailangan pagtuunan ng pansin. Ito mga data na ito, kailangan itong ano eh, kailangan yan maging groundwork yan eh. Kailangan busisiin, yan ang maging batayan sa paggawa ng mga polisiya. Kasi you don't just change the curriculum, di ba? Napakadali lang baguhin ang curriculum, pero hindi ganoon. Hindi agad-agad, di ba? Kailangan may basis ka dyan. Meron kang thorough study dyan. Bakit mo binago yung ganitong curriculum? Bakit tinanggal mo yung ganitong asignatura, etc., etc.? Di ba? So marami kang dapat tingnan dyan. Hindi ka basta-basta ura-urada. Dapat may facts, may pinagbabatayan ka dyan. Bukod kay Sally Angara ka Coffee, may mga lumulutang din pong mga pangalan, no? Na inirekomenda ng ilang grupo na posible daw po maging kalihim ng DepEd mismo. Itong business group, nagrekomenda po sila, meron po silang apat na nominees para po maging kalihim ng DepEd secretary. Mahirap kasi itong trabaho na ito eh. As compared to other departments, di ba? Medyo light-light lang yung ibang department, pero ito talaga eh. DepEd eh, palaki, complicated yung trabaho. Kaya nga noon eh, parang anyway, sige. Nagkamali tayo sa previous. O siya, sige, eto, basahin natin ito. Ang business group na ito ay naglista po sila ng apat na nominees para maging DepEd Secretary. Nasa balita po ito ng Inquirer.net. Sige, basahin natin. Sino-sino itong apat na to? As President Marcos prepares to name a new education chief, the influential business Philippine Business for Education o PBED shortlisted four nominees for Marcos's education portfolio. Two lawmakers, a sitting cabinet member, and highly regarded former government official. So, apat ka Coffee yung kanilang pinagpipilian dito. Sino itong apat na ito? In a letter on June 24, addressed po to the President. So, itong PBED, in fairness, sumulat sila sa Presidente, si President Chito Salazar. At apat yung kanilang nirerekomenda na pwedeng mapagpilian dito, of course, with attachment of their curriculum vitaes. Si Sani Angara, yan, Negros Occidental Representative Jose Francisco Kiko Benitez. Ay, naririnig ko rin itong si Benitez, pero hindi ako masyadong familiar sa credentials ni Congressman Benitez. Ganon din po si si DSWD Secretary Rex Gatchalian, at ang ekonomista po at public finance expert Milwida Nene Guevara ng Synergy Foundation to become the next Secretary of the Department of Education. Itong si Ma'am Milwida Nene Guevara, madalas ko rin itong marinig ka Coffee. And ang advantage niya naman, aware siya sa nangyayari sa sektor ng education ng Pilipinas. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, maganda rin siya dyan sa DSWD. Maganda performance niya dyan sa DSWD. I don't think we have to change, no? Yung leadership dyan sa DSWD. Si Benitez, hindi ako masyadong familiar sa credentials niya. Ewan ko, basta boto kasi ako kay Sani Angara eh. Pili ko si Sani Angara yung best option for DepEd. To effectively lead the country out of the learning crisis, the new education secretary must be a competent manager with a good track record and an advocate of transparency, participatory governance, and data-driven decision-making, sabi ni Salazar. Actually, lahat tong description na to, pasok yan lahat kay Sani Angara. Educator din naman si Sani Angara. Naging mambabatas, maganda ang credentials, di ba? Alam niya yung sistema ng edukasyon sa ibang bansa, which we can adapt, no? Harvard, London School of Economics, and political, no? And UP. Feeling ko perfect si Sani Angara dyan. The prompt appointment and seamless transition of the education secretary is crucial in addressing the education crisis,
Salazar told the president, our challenge in education and human capital development and the continued learning struggles of our children and youth demand both urgency and competence. Malaking challenge yan sa ating presidente. Medyo mahirap, hirap ka, Kofi, na trabaho yan. Pero nevertheless, ang ganda ng mga options, kahit papano, no, magaganda yung mga ating options ngayon, pinagpipilian natin na posibleng pumalit bilang kalihim ng Department of Education. Bigyan natin ng kaunting oras ka, Kofi, ang presidente. Parang gibigyan natin ng chance. Sige, 1 week pa. Sige, Mr. President, you have 1 more week. Hindi naman sa nagmamadali, no? Sige, 1 week pa po. Kasi ang timing niya sa... Ang deadline niya sa kanyang sarili before this month ends. O bukas na yun, Kakofi. Sige, let's give him another 1 week, Kakofi, para makapag-desisyon, para mabusisi ng mainam ang credentials nito mga posibleng pumalit sa position po na DepEd Secretary dahil mahirap na yung function na yun. O siya, sino ang inyong napupusuan dyan? I-share ang inyong opinion sa inyong mga napupusuan dyan sa ating comment section. At tingnan natin, what we can do right now is just to assume, di ba? Hope for the best. Yun na lang naman talaga eh. So sige, pili kayo. Tingnan ninyo, comment nyo dyan kung sino sa inyo ako. Basta Sunny Angara ako. Vocal naman ako dyan eh. Sunny Angara tayo. Sunny Angara bilang next DepEd Secretary. Total, patapos na rin naman yung kanyang termino bilang senador. And willing ko, and may mga nababasa ko analysis na interested naman si Sunny Angara. Yun din kasi yung isang tanong dyan eh. Iaalok sa'yo, ba't ang tanong dyan, interested ka ba? Si Sunny Angara, interested siya. Kasi may mga nababasa tayo mga articles na hoping siya na siyang mapili bilang DepEd Secretary. O siya, sige, comment ang inyong opinion reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please don't forget to like and follow. At kung nasa YouTube, please click and subscribe and hit nyo lang po yung like button na yan for our attendance check. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa sumama sa akin. Kita-kits tayo mamaya alas 10 po ng gabi para po sa ating live stream. Sabado, alas 10 po ng gabi. It's Philippine Standard Time, alas 10 po. Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa inyo, ka-coffee. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daydig. Paalam, bye-bye.